God's Day, kapamilya. Thank you po and welcome again sa ating Prayer Daily Devotion. Before we start, magpray lang po tayo saglit ha. Lord, pinipray ko po na kayo po ang manguna sa aming devotion sa araw na to. At hinihilingan ko po na kayo po ang magsalita sa aming lahat. Patnubayan niyo po na huwag ko po kayo mapangunahan sa kataldalan ko. At nawa po, Lord, na makita po talaga at maintindihan namin ang mensahe niyo ngayon. Maraming salamat po, Panginoon. Kayo na po ang mag-lead sa amin. Hinihiling po namin, in Jesus' mighty name we pray. Amen. So, good morning po. At sa araw po na to, ang ating title is Trust God's Story. Pag sinabi natin God's story, nakikita natin kung sino ang Panginoon. Siya yung author ng buhay natin. Kumbaga sa isang play, siya yung director, siya yung nagsulat ng script, ng ating character at yung ano yung mga gagawin natin. So, ang ganda po nitong verse natin from Hosea chapter 14 verse 9. The ways, ang mga kaparaanan of the Lord are right. Hindi po nagkakamali si Lord sa mga paraan niya. The righteous walk in them. At dito po makikita natin na ang mga tagasunod talaga at naniniwala sa Panginoon ang sumusunod sa mga kaparaanan at ways ng Panginoon. Ang ganda po, no? Sabi nga po dito ni Sir Max Lucado, as God's story becomes yours, ikaw po ba ay part na ng mga character ni Lord, mga tagasunod ng Panginoon. Closed doors take on a new meaning. No, you no longer see them as interruptions of your plan, but as indications of God's plan. So, di po ba nakaka-frustrate minsan pag may gusto kang lakad pagkatapos hindi natuloy? Di ba nakakabaliw? Pero sabi nga, kahit na may klinus ang Panginoon na mga bagay sa buhay mo, meron siyang ginagawa. May plano siya. Katulad po itong COVID-19, marami po ang may nawalan ng trabaho, nawalan ng negosyo, ano pa, mga nawalan ng mahal sa buhay, di po ba? Napakahirap na isipin. Maraming nawala, maraming nagsarado na mga opportunity sa atin. Pero, as followers of Jesus, as believers of Christ, dapat nandun po tayo sa pag-iisip na, ay, may ginagawa si Lord na mas maganda. Kasi, wala naman pong gaganda sa plano kapag yun ay plano ni Lord. Hindi po, kung tingin natin yung plano natin ay maganda na, yung kay God, yun po yung best plan para sa atin. Kaya po, pag nandun na tayo kay Lord, pag may hindi natin pwedeng gawin o hindi na-interrupt yung gusto natin gawin, magtiwala po tayo sa Panginoon dahil siya po ang nakakaalam ng mas mabuti sa atin. Okay. So, sa second paragraph po, sabi niya, this is what Paul learned. So, in example po dito ni Pastor Max Lucado, yung karanasan nila Paul and Silas, Apostle Paul and Silas. God blocked his missionary team from going north, south, or east. Yung west lang ang inopen ni Lord. Kaya po, di ba kung minsan, kasi ang tayo, ang dami nating ways niya, ay pag hindi ito, plan A, pag ito, plan B, plan C, plan D. Si Apostle Paul talagang masipag po yun, baka suluting pumunta siya sa lahat, sa north, south, east, west. Pero sabi ni Lord, teka lang, ito ang way ko. Paul, pumunta ka sa west. At doon po sa west, napakagaling po talaga ng Panginoon at gumawa po doon si God talaga ng napakagandang plano. To the point po na naging invitation po doon yung Philippi. Kung di po nagkakamali, dito po nakilala nila yung si Ma'am Lydia, yung isang negosyanteng babae na nagbebenta ng mga silk. Tapos, dito rin po nila hinil yung manghuhula na babae na po-possess ng spirit ng devil. Kaya siya nakakapanghula, yung fortune teller, kung naaalala niyo po yung story. Tapos, tuwang-tuwa yung mga manager ng fortune teller na yun dahil pinagkakitaan nila.
Eh, nung pinag-pray yun ni, ano, ni Paul at ni Apostle Paul, tring! In the name of Jesus, di ba takot ang demonyo sa pangalan ni Jesus? Eh, nawalan po ng power yung babae. At hindi na siya makahula. At pagkatapos nun, sa kasiwe ang palad, at mas wala na silang kinikita yung mga manager, eh, nagalit sila at sinumbong nila sa mga Roman soldiers si Paul and Silas. At yung istorya po nun, pinunta sila sa jail. At hindi lang po yung jail na ganyan. Doon daw po sa Roman Empire noon, yung jail hanggang sa inner cell sila pinunta. Tapos nandun na nga sila sa pinakadulo, nilagyan pa sila ng mga, ano yun, chain sa paa. Pero alam niyo po ba kung anong ginawa nila Paul and Silas? Kumanta pa rin sa lab. Kumbaga, God is too wise to be mistaken. Hindi po sila nag-complain. God is too good to be unkind. If you don't understand, if you don't see His plan, if you can't trace His hand, trust His heart. So napakaganda po. Nagpasakop po sila sa story ni God. Sa kung ano ang way ni God na gustong paggawa ni Lord sa kanila. Eh, grabe naman, mapupunta pa ba kayo sa ila-ilalima ng mga prison? So sabi po dito ni sa third paragraph, yun po yung ano, nung dahil nga nung nandoon sila, napaka-effective yung work nila. Hanggang yung mga ano, nagalit sa kanila, nagsama-sama sila at pinaflinag pa daw si Paul and Silas at pinunta nga sila sa inner prison. Oh, tapos sabi nila, listen closely. Do you hear it? The old familiar sound of keys turning and locks clicking. Paul and Silas could have groaned. Oh no, not another locked door. Kasi nga po sa ila-ilaliman. Tapos nagkukumpling na sila noon. Tapos imagine nyo na lang po yung mga ano doon, yung amoy, yung pinagsama-samang amoy ng mga tao. But they didn't complain. From the bowels of the prison, pati yung amoy ng pupo ng mga tao, emerged the most unexpected sound. Yan, kahit na ganun nakabaho yung ano yung kinalalagyan nila at ganun siguro mainit at ang sama-sama ng ang lagkit na ng pakiramdam nila. Pagkatapos flinag nga sila, di bugbog sarado sila, ang sakit pa ng katawan nila. Pagkatapos may siguro expected natin may mga dugo, ikaw ba naman ang pagsama-samahan ng mga tao at bugbugin, eh di talagang hindi po malayo na nagdudugo pa yung mga sugat nila at masakit. Pero sabi nga, doon sa mga nangyari na yun, praise and prayer ang naririnig. Kaya po yung mga time na yun, yung mga nandun sa prison, nakatitig sila kay Paul et Chayla. Siguro sabi nila, ano po mong pinagkagawa nito mga to? Chowariwap, di ba? Parang kuminsan po kasi pag ginagawa mo yung tama, hindi mo alam kung matutuwa sa'yo ibang tao o di kaya feeling nila sa'yo, eh, alam mo yun, yung parang papansin. Ganyan ang mga iniisip. Pero kung yun po yung itinitibok ng puso mo at gusto mong ipakita sa Panginoon, gawin mo. Remember, you are not pleasers of man. You are pleasers of God. Kaya po yung hiya-hiya na, mamaya kung ano sabihin nila sa akin, masyado akong ma-emote. Hindi po yun. Huwag niyo pong tignan na ganun. Dahil po pag sinabi ng Holy Spirit sa inyo, gawin niyo lang. Dahil para sa Panginoon yun. Hindi po para sa atin. Hindi po para sa ibang tao. Hindi po tayo nasa God's story para i-please po yung mga tao. Kumbaga, we are in God's story to perform yung mission o yung trabaho na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Di po ba? O pagkatapos sabi niya, ito po sabi pa niya, their feet were in stocks, yet their minds were in heaven. How could they sing at the time like this? From hence came their song. There is only one answer. They trusted God and His story for them. Diba? Trust His heart. Trust God's heart. Na kung maralim man yung pinagdadaanan ninyo ngayon at mahirap, merong magandang plano si Lord. Pero
pagka nandoon ka, gawin mo kung ano pinapagawa ng Diyos. O di po, pagka po nandoon, naalala ko po yung inoperan si Angelo dati. Nasa notary pa kami, nasa private room pa. Kung mag-share man kami, magpe-pray, si Dr. Domingo, yun yung talagang yung unang sabi, ano po ba ang faith sa inyo? Yun pang sabi niya sa amin. We stand for the faith that we have. Pagkatapos nun, after 6 months, opera na naman si Angelo. Tapos sabi ni Dr. Domingo, huwag po kayo mag-alala. Tapos nagpe-pray lang kami. Nakakita siguro kami ni Dr. Domingo. Sabi niya, Mami, di-discountan kita. Alo, Dok, maraming salamat po. Tapos sabi niya na sa akin na, gusto ko rin naman pong makapunta sa heaven. Biruin niyo po yun. Andun pa lang kami sa Notre. Na sobrang doon lang sa pagdadasal at sa paulit-ulit na opera, nakakakita ng liwanag ang ibang tao. Hanggang sa nung napunta na kami sa SLU, napunta na kami sa ward ng Notre, ward ng SLU, nga pababa ng pabababa, hanggang sa napunta na kami sa BGH. Ay, doon sa BGH, nasa semi-private na kami. Pagkatapos, share lang kami ng share. Kung saan ka napunta ni Lord, i-share mo lang siya. Paano mo i-share? Sasabihin din niya sa'yo kung paano mo share. Hanggang sa nung pumunta pa kami sa Manila. O, doon, kahit yung mga nurse doon na wala lang po kaming ginagawa, kundi pray po tayo, ganyan. I-share lang po namin yung gospel ni Lord hanggang sa nakabalik kami dito na nasa charity ward na. Yun na po yung pinaka imprisonment na nakita namin na sobrang-sobra na. Hindi na po namin alam kung saan pa kami itatapon ni Lord. Pero isa lang po ang perform. Mag-perform ka para kay God. Para kay Lord yung gagawin mo. Kaya, wala pong abiwa, mag-share lang po kami ng gospel at napakarami po kami nakakilalang mga tao na nagtitank you po ako kay Lord dahil nagpapalakasan po kaming lahat. Hanggang sa mamaya sa buong Neuroward ay napakasaya po naming lahat doon hanggang sa mga nurses. Sila Ma'am Phoebe, si Sir Renz, si Ma'am Melanie. Andun na po yung mga, ang saya-saya namin sa Neuroward. Nagkaroon po kami ng pagkakaisa doon. Kahit iba-iba po kami ng pinagdadaanan, nagpanay sa ulo, iba-ibang case. Tapos pagkalalabas po kayo sa West, yung sa maraming, ang hindi po sila nagpapansinan dun. Pero sa amin, sa Neuroward, ang sese namin. Kahit yung pinaka-worst case, nandoon sa Neuroward. Kaya nga po, when you are with God, everything lightens up. Tapos, pag ginawa mo lang yung dapat mong gawin, may iyak ka na lang balang araw na, Lord, salamat kasi nung pinunta mo ako dito, ang dami kong natutunan sa buhay. Yung ways ni Lord, na akala natin na, ang hirap, Lord, dito kami sa charity ward, hindi namin alam, walang, ang CR, malayo. Tapos, pagka kailangan umihi o magbawas yung anak ko, nagtatakip pa ako dyan ng malaking, nagkukurtina ako ng ano, kasi nakakahiya pag maamoy nila, mag-spray ako ng cologne. Tapos yun, parang nagtutulungan kami hanggang sa paano magpaligo o tuturuan mo na silang magpaligo ng mga patient nila. And in a long run, saan man po sila ngayon naroon, naniniwala po ako na sabi nga po ng Panginoon na ang salita niya, pag inaitanim mo, hindi babalik sa kanya na walang nangyari. Kaya po naniniwala ako mga kapatid na if you are given the chance to anyone, anywhere, just plant the seed of hope. Just plant this the word of God in their hearts. Tapos, si God nang bahala. Di po ba? Kaya po hindi nagkakamali si Lord kung nasa saan ka ngayon. Kung nawalan ka man ng trabaho at nandyan ka ngayon sa bahay niyo, may gagawin ka. Kapag nawalan ka ng negosyo at may nandyan ka lang sa bahay ngayon, may papagawa rin ang Panginoon. Baka mas importante yung family mo. O di kaya binigyan ka ng ibang trabaho, aba may gagawin din siya sa bagong trabaho mong yan. O
walang sayang sa Panginoon because God knows what is best for everyone. Ganda nga po yung song na kinakanta ko sa inyo kanina is to trust God's heart. Always, mga kapamilya. Kaya po, yun lang po sa araw na to. May we trust God in everything we do at saka sa kung saan man tayo napapunta ng Panginoon. Sabi nga, grow where you are planted. Tapos, diretso lang po, mga kapatid, shine for Jesus always. So, yan po ang ating for today, ang ating devotion. You're part of God's story. You have a mission to fulfill kahit nasaan ka man. You will grow anywhere you are right now. Diba? Any closed doors, hindi yun yung maghihinder sa'yo para mag-stop ka sa buhay mo. Go on, move, keep moving forward. And ano pa ba natutunan natin dito? Never stop praying and never stop praising God sa kung saan ka na ngayon. At kung tumaas man ang rangko mo o bumaba ang rangko mo, may way si Lord doon, may plano siya. It is better to be part of God's mission than to be part of your own mission. Di ba ba, mga kapatid? So, yan po. Today, yan po ang ating devotion. So, manalangin na po tayo. Lord, thank you po sa paulit-ulit na napakagandang araw na binibigay niyo sa amin. Sa magandang plano ninyo, Panginoon, dahil naniniwala kami na your plan is the best. Yung sa amin po, Lord, good lang yun siguro. Kuminsan palpak pa. Pero Lord, nagte-thank you kami kasi you are always there para talagang ipunta po kami sa tamang paraan at sa way ninyo at hindi yung way namin. Lord, patawarin niyo po kami sa mga katigasan ng ulo namin. Patawarin niyo rin po kami, Lord, kapag ka hindi nasunod yung mga pinaplano namin, nagtatampo kami o nagko-complain kami. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na parati hong magtiwala sa inyo na napakabuti, napakamauain na Ama naming nasa langit. And Lord, katulad po ni Apostle Paul at ni Apostle Silas, Lord, tulungan niyo po kami, Lord, to really do our part as your children to other people. And just shine for your glory always. And Lord, hindi po namin makakayanan yun kung wala ka. Kaya po, Lord, hinihingi po namin yung inyong guidance, yung strength, tsaka po the power of your Holy Spirit, Lord, within us. At kiniklaim po namin, Lord, na sa bawat araw, sa bawat tao, o mga mission na ipapapunta niyo po sa aming buhay, Panginoon, pinipray at kiniklaim po namin na in every word, Lord, your powerful word, Lord, ang bibigay po sa kanila ng bagong hope, bagong buhay, ng saya, Panginoon. At naniniwala kami, Lord, hindi man namin makita yung fruit na yon, it is you, Lord, who will make it grow, Lord, yung salita nyo sa kanilang lahat. Maraming salamat po, Lord. Cover us, Lord, with your precious blood. Protect us all, Lord, sa kahit anong sakit, any scheme of the devil, Father God, at saka po, sa lahat, Lord, balutan nyo po kami ng wisdom nyo rin, Lord, para alam na po namin yung mga sasabihin namin sa mga taong papadala nyo sa amin. We love you, Father God. We entrust you this day. At saka po, Lord, maraming salamat po. Thank you.
In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, good morning, kapamilya. God's day to all.